You are watching Jazz Company and welcome to Jazz Talks. So this is April and this is Sam. And today we would like to say thank you sa lahat ng aming subscribers sa YouTube at saka sa Facebook page. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aming first vlog. So at this time, napaka-special ng aming guest. Of course, pagandahin natin yung introduction ni Sam because iba talaga because napakaganda ng ating guest. And I'm so lucky that time because yung ginawa natin first vlog, super ang daming nag-view. Thank you so much, Manami. Yun yung real love story ko for the past 6 years. Ayan po. Maraming salamat po. Keep on subscribing po para sa aming YouTube channel, Just Company. And of course, sa FB page po namin sa Facebook, Just Company. Tama. Sobrang na-miss talaga ako sa ating guest ngayon. Of course, one of the beautiful, amazing women sa ating municipality of Manay. She is a strong woman and independent. Sabi nga nila, ilaw ng tahanan, haligi ng tahanan. Let us meet and greet our guest, Honorable Daisy M. Donato. Hi, Sam. Hi, Priyo. Thank you for inviting me here. It's our pleasure, Mom. Karangalan po namin malaking oportunidad na po ito ma-interview ang isang nag-iisang ina ng barangay Gusa. Of course, Daisy M. Donato. Na-pressure tuloy ako. It's a big amount of pressure na na-feel ko ngayon, Sam. Kahit naman ako, tingnan mo naman ang ganda. Grabe so, naman ito, Mato. Ang ganda. Super. Honorable. Very strong woman. Untouchable. Independent. Ano pa? Daisy Donato. Oh, correct. Goodness. Of course. Anyway, napanood ko yung ano nyo, ha? Well, I love it so much. And this is it. Thank you so much. Kaya ka napaisip kami kung sino yung isusunod namin kasi very inspiring naman talaga yung love mo din. Thank you so much. Thank you so much, Caps, sa compliment. Of course, ito talaga ang inaabangan. Kinakabahan ako masyado. Mas lalo kami kasi. Mas dapat kami ang kabahan kasi honorable. Correct. Just no, we are the same naman. Correct. Ayun. Actually, yun talaga yung gusto ko sa kanya, mapagkumbaba. Yes, very humble. Very humble. Yan talaga ang this guest pala talaga ngayon ng gabi, ang inaabangan. Ang inaabangan natin, of course, Honorable Daisy M. Donato. Sobra. So at this time po, mag-uumpisa po tayo sa mga katanungan na magpapabigay po sa kanya ng kalakasan ng loob, katalinan, oh o pas kagandahan. Kalakasan talaga? Yes, of course. Dito kasi you are strong woman. Talking about kanina, di ba? So aside from that, ang ganda ng pangalan mo, Daisy. Kasing ganda ng Bulaklak. Kasing ganda din ang katauhan mo. Para sa amin po talaga, ma'am, what do people expect from you? Well, sorry, Daisy. Wala naman siguro masihigit pa doon sa Rose, 'di ba? But for me, Daisy kasi magandang flower, 'di ba? Ayoko din naman sabihin napakaganda ko, pero I woke up like this. Hey, totoo talaga. Anyway, ano kasi tayo eh, hindi naman po pwedeng doon na lang tayo magbe-base kung ano yung porket Daisy, yung pangalan mo, maganda. Well, as a punong barangay, di ba sabi mo kanina, nakikita naman kasi ng mga tao yun eh. Hindi mo na kailangan ipagmalaki na, ayun, maganda ka, o ano. Importante kasi doon yung, ano yung nagagawa mong maganda sa kapwa mo, that's it. Sam, April, ano, kahit gaano ka kaganda, kung wala ka namang magandang nagawa doon sa kapwa mo, it's useless. Correct. For me. Yun lang yung pinaka the best doon na napakaganda ng linya niyo. Parang politiko na politiko talaga. Leadership. Aside from that, speaking of politics, diba? One of the aspiring this coming local election from the municipal of Manay. Yes, Kap. Umiikot ka na dito sa 17 barangays sa municipality of Manay. May amount of pressure ba? Hindi ko naman masasabing nape-pressure ako. Pero kasi gusto ko to eh. Yung willingness mo kasi na makapagsilbi sa sarili mong bayan, yun yung pinaka mahalaga dun eh. Yung gusto mo, yung vision mo, yung desire ng heart mo, di ba? Yun yung
hindi ka mapapagod. Kahit na ikot-ikutin ko lahat ng 17 barangay na yan, hindi ko nafe-feel yung pagod eh. Kasi nakikita ko yung gaano din naman kasi ako, paano ako ano, alagaan ng mga tao na nami-meet ko, di ba? So, it's okay. Parang wala lang. Kasi kahit saan-saan naman tayo nakakarating, then doon sa mga napupuntahan natin, hindi naman natin nafe-feel na, well, ignore ka lang doon sa lugar na yun. Inaano, very hospitable kasi yung mga tao na pupuntahan natin eh. Ayun, so actually speaking of barangay, so since you are a mother of Barangay Gusa, ayan, punong barangay ng Barangay Gusa talaga si Kap. So aside from that, kasi you're running for the one of the aspirer for the municipal council or this coming local election, Mina, in 2022. Kap, kasi barangay, so pag sinabi natin municipality, ang laki nun. Yes. So, kaya mo pang gampanan o lampasan pa kung ano yung napumpisahan mo sa barangay through municipality? Sa barangay kasi, maliit lang siya eh. Yes. Pag kinumpara mo dun sa, dito sa atin, dito sa municipality ng municipality of Manay, 17 barangay to, Sam, April. Laki. So, ang laki ng responsibilidad mo. Pero, kailangan mo siyang gampanan. But, para sa akin naman kasi, ayaw kong sabihin na lahat kaya ko. Kasi, marami naman kasi kami. Pwede kami magtulungan, pwede kami magsanib pwersa, para lang magampanan namin yung responsibilidad namin isa't isa, di ba? Kasi, mahirap naman sabihin ko na kaya ko, pero hindi naman. I will do my best, dun sa kaya ko, ibibigay ko hanggat kaya ko. Pero kung hindi naman, then, ang importante dyan, maging totoo tayo sa sarili natin. Correct. Diba? So, Kap, napakaganda ng responsibilidad. Medyo, ako yung napipressure sa akin. Kasi actually, ang ganda ng punto per punto yung sinasabi mo. Anyway, ano pa naman yun? Parang, ang layo pa naman nun. Kaya lang, syempre, well, ilang buwan na lang. Malapit so, na. Yung ano natin, parang kailangan nating magsipag, di ba? Kailangan nating mag-please na mag-please, of course. Siyempre, importante yun. Importante. Yes, based on your experience, Kap. Yes. Parang ikaw, lahat importante sa'yo. Iba si Kap talaga. Not just for a strong woman, untouchable, jolly. Super. Ganun talaga ang dapat natin. Okay lang yun talaga, yung hindi parang ano talaga, seryoso. Oh. Alam niyo, kayong dalawang may erkon eh, kaya lang parang pinagpapawisan ako. Kasi ang init kasi, pinapainit mo kasi, kasi umiinit yung ating ano. Umiinit yung question. Ganun talaga yun, dapat ganun, well, laban tayo doon. Yes. Responsibilidad, you are talking responsibility. Bilang isa ng barang ina ng Barangay Gusa, ang ina ng tatlong anak. Yes. Paano ba mo ba minamanage yung time mo sa family and as also as a public servant? Well, inhale, exhale. Yun yung pinaka mahirap sa sitwasyon ko kasi yun nga, meron kasi akong tatlong anak. Meron akong katungkulan na dapat kong bigyan ng panahon kasi nga nagpromise ako eh na gagawin ko lahat ng aking makakaya para sa kanila. Pagdating naman sa mga anak ko, kasi they are my life, no? Ang hirap kasi pag umuwi ka sa bahay, sasabihin sa'yo nung dalawa na, Ma, aalis ka na naman, di ba? Yung mga ganyan. Kabibis mo lang, aalis ka na ulit, diba? So, Shabby, bakit kailangan mo, Ma, bakit kailangan natin tumulong ganyan? Sabi ko sa kanila, pagdating ng tamang panahon, maiintindihan nyo rin to mga anak. Kaya sabi ko, andito tayo kasi, blessed tayo ni Lord eh. Kailangan natin makatulong sa kapwa natin, diba? Darating yung time na maiintindihan nyo, bakit ko ginagawa ito. Yes.
yun ang pinaka-importante kasi, di ba? Speaking of a family and a public servant, so at this time, alam ko naman talaga kung paano talaga pinalaki ni Kap yung kanyang tatlong anak. So, Kap, paano mo dinisiplina yung tatlong mong anak as a mother? Well, sa aming mga anak ko kasi, mababait eh. Yes, alam ko yan. Hindi ako hirap na... Super talaga. Hindi ko ma-feel na nahihirapan ako sa pagdisiplina sa mga anak ko. Kasi sobrang bait ng mga anak ko na alam na nila pagka dumilat na yung mata ko, alam na nilang anong ibig sabihin nun eh. Kaya lang, the way I discipline my children, kinakausap ko sila ng maayos. Hindi ako yung titik, ganyan. No, hindi pwede sa akin yan. Kasi ayoko maranasan ng mga anak ko yung nararanasan ng ibang bata. Kasi bata pa yan eh. Hindi mo po pwedeng saktan para maintindihan ka. Kausapin mo ng maigi para ma-feel nila na, alam mo yung love, andun na. As a mother kasi, sila yung buhay ko eh. So, gusto kong ma-feel ng mga anak ko na, I love them so much. Yung mga ganyan. So, pag mother kasi, pag ina talaga, yun talaga yung ano talaga nasa isip, yung pagmamahal, pagdidisiplina ng tama sa kanilang mga anak. Dapat yung disiplina nagsisimula yung sa bahay. Of course, yes. Yun, speaking talaga of disiplina talaga, ito talaga, I think, as a strong woman, pero ano talaga yung kinatatakutan mo? Na, paano mo ito pinaglaki? Yung kinakatakutan ko, syempre, kasi nga sabi ko kanina, they are my life. Ang nakakatakot doon, alam mo yung mahal mo sa buhay, na biglang, hindi yes, natin alam, diba? Kasi, yes, yung hindi natin alam na biglang mawala sa'yo, yung ganyan, yun yung kinakatakutan ko. Kasi nga, yun yung buhay ko eh. Sila yung buhay ko. My family is my life. Yeah. And then, pagka, alam mo yung kahit nga magkalagnat, sino sa kanila, alam mo yung nanghihina ako. Kasi nga sila yung lakas ko. Yun yung ginagamit kong lakas, yung mga inspiration ko yung mga anak ko talaga, sobra. Ganyan talaga. Kahit na ano mangyari sa buhay, difficulties, struggles. Kayo, yung mga anak yun. Ako yung kinatatakutan ko talaga. Yung alam mo na yun. Ikaw ano yung kinatatakutan mo, pre? Ikaw, pre. Of course, family. Family. Diba? Ako naman. Sa lahat naman kasi tayo, diba? Mm-hmm. Kasi yung pamilya kasi natin, sila yung pinaka-importante sa buhay natin. Correct. Talaga. Yes, tama ka. Parang ginto sila sa buhay natin. Yes. Ika nga, kahit saan tayo pupunta, malayo man o malapit, family is family. Are you willing to have... Family? Magkaroon na. Magkaroon ka na ng family. Pwede, parang ako natuloy yung nag-question. Oo, kasi pwede. Tama yun. Pwede siya magkaroon ng talaga ng family. Oh, diba? Bangasol. Bangasol talaga. Ayan, family life. We're talking about love. Family yes, love. Yes. Since we're celebrating the 50th month. Family is love, of course. Yeah, family is love. Totoo po yan. Kaya nga yung station ID ng kapamilya pa dati, diba? Family is love. Family is love talaga totally. So, since we're talking about the 50th month, pero tanongin mo si Mom. Oh, my. Yes. Exciting ka, Mom, dito. Ito kasi maganda to kasi from the palace down to love naman po tayo. Since alam naman namin, ang super, ang ganda mo, nag-spark yung beauty mo talaga. Hindi naman, sobra. Style. Oh, totoo yan. Diyos ko. Maganda tayo lahat. Napaka-denial. Physical magiginda. Hindi naman, kasi... Pero gusto ko yung maganda tayo. Lahat tayo magaganda. Thank you so much. Lahat tayo magaganda. Lahat ng hilalang ng Diyos magaganda. Dahil sa kagandahan niyan. Parang kayong dalawa. Yeah, dahil sa kagandahan niyan. Dahil sa kagandahan niyan. Dahil sa kagandahan niya. Yan. And... May nagpapatibok ba ng puso ni Kap Del Cidro? Oh my goodness. Yes! Excited ako dito. Kailangan mo bang sagutin talaga yan? Yung nagpapatibok lang po. Hindi, yun ha. Kailangan mo ba talaga sagutin? Opo, kung meron. Marami tayong viewers. Kung meron. Kung meron. Aside, syempre, sinabi mo kanya family mo, di ba love mo? So, kung meron po ba? Tumitibok yung puso ko, pero hindi ko alam kung tumitibok yung puso niya. Ay! Yun ang gusto ko. Kasi hindi na talaga alam, di ba? Paano kung gusto mo siya, pero hindi kanya gusto? Ayun. Di ba? May mga cases na talaga din eh. Masakit but yun. But at this time, well, ibig nga tayo, di ba? Everyday naman kasi is love. Correct. But at this time kasi,
That is not my priority. Hindi kasi yan yung priority ko ngayon eh. Yung priority ko ngayon kasi muna is of course, yung mga anak ko, yun. Na maalagaan ko yung mga anak ko. Yun yung family is love talaga. Yes, and syempre yung hangarin natin na makapagsilbi tayo sa bahay. Ayun pa, yung love niya sa ano, may ibigay naman din natin sa, yung panahon din natin sa taong bayan na makapagsilbi tayo. Sana. We're hoping for that. Yes. We are praying for that. Na makapagsilbi ako sa inyo. Ay, thank you. Of course. It's a big privilege. Public servant and a public service. Yes. Women's Month is coming. Yes. Paano mo ba ma-empower as a aspiring municipal councilor for the May 2022? Yes. Paano mo ba ma-empower ang ating mga kababaihan? Well, not just here in municipality of Manay, pero around the world. Sa lahat, no? Sa lahat ng mga kababaihan. Well, I will always encourage them na lahat tayong mga kababaihan, laban lang, di ba? Kaya natin to. Lahat ng kaya ng mga kalalakihan, kaya din natin to, di ba? Kaya huwag tayong patatalo, laban lang tayong lahat ng mga kababaihan. Ayan, so you're talking about leadership talaga yung gusto ni ma'am. Yes. Sabi kasi lang, hindi kasi ba? Lahat ng housewife is, yung mga asawa is housewife lang, di ba? Yung iba kasi, ang galing dumiskarte sa buhay. Believe ako talaga doon sa mga babaeng, kahit na may mga anak, minsan karga-karga pa yung mga anak nila, pero talagang nakatutok sila doon sa trabaho nila. Yung iba nga, di ba, yung mga online sellers, mga ganyan. I love it so much ba na kahit minsan pagod na, di ba? Pero tinutulungan nila yung asawa nila, yung partner nila sa buhay na kahit pa paano naman, umangat sila, di ba? Yung nagtutulungan talaga sila. Ay, yung maganda talaga. Oh, yes. Helping one kasi another. Ako, hindi ako tamad eh. Alam namin diba? Yan. Yes. Alam mo, pwede akong magsaka, pwede akong magpalayan, yung mga ganyan. Nakatry ka ba niyan? Oo naman, kabilig. Diyos ko. Yun kaya yung hanap buhay namin. Dito sa Mindanao. Grabe naman to. Kaya lang itim ko dahil everyday yun ang ginagawa ko. Manginis daw kaya ako. Char na. And of course. Hindi nga. Anyway, kasi kailangan natin eh. Kailangan natin lumaban sa buhay. Na hindi tayo po pwedeng basta-basta nandyan lang sa tabi-tabi. Kailangan laban. Natin lumaban. Yes, laban siya pa talaga. Yeah, laban siya. Laban Manay. Laban. As a strong woman. Aspirante. Ano yung nag-iisang platforma ng sasabihin ng mamamayan? Natatak day si Duna. Ayun, yung pinaka-importante talaga ang buhay ko dito. As of now, kasi ayoko muna kasi this is, alam mo yung, parang, this is not the right time na i-voice out ko. Ayun, at ng ano. But at this time kasi, iniisip ko na lang na yung goal ko, na makamit ko yung mga minimiti ko, di ba? Yeah. Kasi mahirap kasi magsalita na ganito. Pero pagdating ng panahon, wala ka sa ano, di ba? Pero para sa akin talaga, education is very important kasi sa akin. Ayun. Pre, yung gusto ko na marami akong matulungan na, lalo na yung mga magulang na hindi kaya mapag-aral ng mga anak nila. Yun ako eh, kasi naranasan kong mag-aral na pinapaaral lang ako ng ibang tao. Siyempre, alam mo yung nag-apply ako ng trabaho na katulong nga lang yung in-applyan ko, pero sabi niyo sa akin, high school graduate ka ba? Ay, may ganun. Kaya iniisip ko lagi, kailangan ko makatulong. Well, hindi naman sa lahat ng hindi nakapag-aral, hindi umaasenso, di ba? Kasi kanya-kanyang diskarte tayo eh. Kaya lang, at this moment, parang iniisip ko na umaangat kasi yung, alam mo yung ano natin ngayon, lumilevel up kasi yung buhay ng tao ngayon eh. Yes. So, kailangan talaga matutukan ba na, but for me talaga, education is very important. Kailangan kong makatulong dun sa mga magulang na hindi kaya magpaaral ng mga anak ko. Parang, kaya nga noong time na yun na umuwi na ako sa Pilipinas, lahat ng pinupuntahan ko halos mga school. Kasi nga tinitingnan ko yung mga situation ng mga batang maliliit na nag-aaral. Ano ba yung pwede kong maitulong? Pero during that time, hindi pa ako kapitan nun eh. Ano ba yung pwede kong maitulong sa kanila? Kasi kahit pa paano naman, hindi naman sa meron ako. Kaya lang, kaya ko kasing tumulong, di ba? So,
at this time, baka ito na rin yung tamang panahon na mas marami tayong matulungan. Feel ko deserve yung Committee of Education. Balita ko sa barangay Gusang. Oh, sana nga pabigyan siya. Sana nga, Lord. Yes. Well, sana nga. Ay, balita namin. Ano yung balita yun? Yung ALS. Graduates. Ano nga yung ALS? Alternative Learning System. Marami ka daw. Meron kasi tayong dati kasi sa barangay, meron kasi tayong yung tita ko kasi dati na kapitan dati sa Busa. Meron siyang mga yung sinusuportahan na ALS. So isa din ako na nakapagbigay naman ng tulong, hindi naman sa kalakihan, but at least nakatulong. Alam mo yung nakita ko sila na may edad na pero nagpupursige pa rin makapag-aral at meron kaming ALS na teacher na ngayon, kaya they are very successful now. So kaya, laban lang talaga sa buhay. So, well, yung sinasabi mo kanina, kasi nga baka mabigyan ng iba ng maling interpretasyon. As of now, kasi wala naman tayong pwedeng sabihin na, okay, pag yan talaga yung gusto ko. Kasi wala pa tayo dyan eh. So, hindi natin pwedeng sabihin na, okay, itong gusto ko, di ba? Kasi pinag-uusapan pa yan eh. So, at isa man may plan siya. Diba? Ay, alam naman natin na... Well, ako naman kasi kahit anong ibigay sa akin na responsibilidad, gagawin ko na lang yung best ko para naman hindi rin naman ma-disappoint yung mga taong tumulong sa atin, di ba? Yun din yung maganda, yeah. Di ba? Pag kasi sabi pa nga nila, ang daming promises. Promises are made to be broken. Pero I think, depende kasi yan sa tao. Pag nandito, kasama ang Diyos, lahat magiging posible talaga. Correct. Well, yung sinabi mong broken, I broke before. Ay! Bumalik tayo sa love? Ano klaseng broken, ma'am? Well, lahat naman tayo napagdaanan na yan eh. Uy, ako din. Well, di ba? Appear, di ba? Lugmok ako dun. Kaya lang, syempre, yung sa broken na yan, parang kaya natin yan. Pero, wag naman sana mangyari na na-broke mo yung heart ng isa dahil alam mo yung promise ka ng promise pero walang nangyayari. Parang pag-ibig lang din. Ay! Speaking of pag-ibig. Parang pag-ibig lang din na. Oo. Yes, ka. Alam mo yung sabihin sa'yo na, I love you, Pearl. Pagdating ng panahon, I hate you, Pearl pala. Ay! Alam mo yung ganyan? Oh my God. Good in words but not in action. Ayun. Kailangan kasi pagka sinabi mo, gawin mo naman. Kaya ang hirap kasi pumasok sa isang relasyon. Well, bumalik tayo sa pag-ibig. Ang hirap kasi pumasok sa isang relasyon na hindi mo naman kayang gampanan yung mga responsibilidad mo, di ba? Take it from Captain Daisy. So, speaking of pag-ibig, kasi sabi mo nga, we're back to about the relationship. Yeah. So, saan ka mas kinilig? Chocolates or flowers? Chocolates. Ay, bakit? Sweet. May sweet ba ngayon? May sweet. Sweet. Gusto mong langganin ka? Alam mo, gusto ko din naman yung flower. Kaya lang, ayoko dun sa marami. Gusto ko isa lang. Isang kasi, flower. Ayaw mo ng bouquet, ayaw mo ng butuhan, no, parang bangkiruhan. Practical kasi ako eh. Ayaw mo nasasayang yung, alam mo, ang mahal kayo ng flower ngayon na. Tapos, nasasayang lang din, nalalanta. Parang, ayokong malanta yung pag-ibig. Ay! Kinilig ako dyan. Pasok ako dun. Yes. So, tips mo na lang po, Kap. Para sa mga this coming February 14 kasi we're celebrating about the Valentine's Day. Sa mga relasyon. Sa mag-asawa, pamilya. Tips mo na lang po paano nila isi-celebrate yung February 14. Parang mapapasana all tayo niyan. Sana all tayo niyan kasi well ako of course I'm going to celebrate with my children yeah. But doon sa mga my tips partner, yung mga mag-asawa. Yes, po. Just hang out. Lumabas kayo, mag-date kayo. Okay. Hindi po porket, may mga anak kayo. Try nyo kayang mag-date na yung kayo lang talaga, yung bigyan nyo ng panahon yung isa't isa nyo. Kung baga, babalikan nyo yung dati. Yes, balikan nyo yung, yung nililigawan ka pala. Yes, diba? Yun. Nakakakilig kaya yung correct. Ganyan. Lalo na napakamantik. Have you been experienced about that? Nice. Celebrating with someone. Oh, naman. Diba? Oh, naman. Ako, I've been there, pero natapos lang. Every day is love naman. Pero, ngayon kasi yung, pag sinabi mo kasing February 14,
araw ng mga puso, di ba? Ano ganyan? Sa lahat din naman ng mga ano, yung hindi naman kasi kailangan na bonggacious mga ganyan. Kailangan mong gumastos ng malaki. Kasi tayo in a simple way lang yung mga ano, masaya tayo, di ba? Yung nakakapag yung nakakapakilig sa atin kasi alam mo yung sabihin lang sa'yo na I love you. Yung mga ganyan. Kilig pa. Kilig factor. Yung mga kilig rate sa'yo na sobra. So, speaking of Valentine's Day, so makakasama mo na lang yung dalawang. Kasi wala si Sako na lang, hindi pa nasa Japan. So, isa. Well, malay mo, may makipag-date. Ay! Ay, Diyos. So, sana na gano'n ba? Pero anyway, napagdaanan ko na kasi yung mga ganyan. Tsaka, kumbaga sa akin, hindi na kasi ako innocent sa mga ganyan kasi you're open na talaga sa ganyan. Nagmahal tayo ng ilang beses. Hindi naman po pwede bumangon ganun. Muli. Nagmahal tayo ng ilang beses, bumangon tayo muli. Nagpaganda. Kaya, well, hindi naman kasi ako yung taong pagka iniwan ka or nag-break kayo, kailangan depressed ka or kailangan mas stress ka. No. Ako pagka nagkaganyan, lalo akong gumaganda. Ayun! So, iniwan kasi, ng paganda. Kasi, diba, pagka iniwan ka o kaya nag-break kayo ng kapartner mo, huwag mong bigyan ng stress yung buhay mo. Kasi, ganyan talaga yung buhay eh. That's life, parang laban lang. Laban lang. Importante kasi dyan na wala nang sama na loob. Let's love each other. Correct. Don't waste your time. Let's give love, diba? Yes, kaya, tama yun. Motto in life mo, at this time, para sa labang ito. Motto in life. Ang dami ko kasi motto eh. Kaya lang, yung nag-iisang pinaka-paborito ko, yung pinaka-paborito ko is, time is gold. Wow. So, ang dami gusto ko talaga alam yung gold na yan. Ako gold lang, ako gusto ko. Hindi kasi sa akin kasi, parang napaka-importante yung minuto, yung segundo ko parang, ayoko mag-aksaya ng panahon na mapupunta sa wala, na walang papupuntahan. Kasi lahat ng bagay na ginawa ko sa buhay ko, pagka ginawa ko yan, ibig sabihin importante yan sa akin. Diba? Kaya pag pinag-aksayahan kita ng panahon, ibig sabihin importante ka sa buhay ko. Alam mo yun? Kaya pag may ginawa ako sa buhay ko, pagka mayroon akong desisyon na ginawa sa buhay ko, ibig sabihin yan, lahat importante. Lahat mahal ko. Yung oras ko na ginugol ko ngayon, kasi mahal ko kayo eh. Kasi kung wala akong yung love sa inyong dalawa, hindi naman kasi wala. Ayokong pumunta, ayokong bigyan kayo ng panahon. Diba? Kaya, yun ako eh. Time is gold. Time and gold. Alam mo, yung gold ha, nakakatulong to. Sa'yo, kaya sabi ko kanina, time gold lang sa akin. Diba? Pwede. As a public servant and your life is public, paano mo ba nahahandle yung mga bashers? Kasi ang dami talaga, speaking of bashers, ang dami talaga sa negative comments. Public na yung life mo. So how do you handle bashers po? I love them. Kasi sila yung ginagawa kong inspiration sa buhay ko. Parang motivation mo talaga sila. Alam mo yung, in every time na mayroong, kung sino man yung or nakasakit sa damdamin ko or minamahal mo lang. Merong mang sinasabing, I don't care kasi ang importante sa akin na wala akong ginawang masama sa iyo, wala akong inaapakang tao. Well, I'm not a perfect woman. Meron din naman ako kasing nagawang mali. Meron din naman ako nasasabing hindi maganda. Pero ako yung tao na pag may sinabi ako ngayon sa iyo, ngayon lang 'yan. And I always forgive them naman kasi. Kasi pag inisip ko pang patulan yung mga bashers na yan, minsan naman hindi ko nakokontrol yung sarili ko. Kasi minsan kailangan kong ipagtanggol yung sarili ko tao lang tayo. Kasi tao lang tayo eh. Kaya lang hindi ako ganun kahirap na pakiusapan. Oo, kasi hindi rin naman dumadating sa pinapakiusapan pa ako. Kasi kahit na hindi sila humihingi ng please forgive me. I already forgive them na parang wala na kasi ang sarap matulog sa April yung alam mo yung wala kang inisip na mayroong kang kalaban, mayroong kang kaaway. Ang sarap tapos
alam mo yung pagka kumakain ka, nakausap mo yung mga kasamahan mo sa bahay, na ang dami-dami mo nakakain kasi nga wala kang iniisip, wala kang iniisip na wala kang inaaway. Kaya lang talaga, minsan hindi mo maiiwasan. But, ang importante lang doon kasi, na huwag mo silang, huwag ka magtanim ng galit sa puso mo. Correct. Kaya ako na yan. Ang importante dyan na, tayo na lang siguro yung magmahalan, di ba? Kung magkakaroon ng pagkakataon na sa walong... Anong pagkakataon yan? Walong upuan. Ayun, walong upuan. Anong upuan ba yan? Sa konseho. Sa konseho to. Walong upuan sa konseho. At nag-iisa na lang bakante. Sino kaya yung sa tingin mo magkakaroon ng chance? Well, bakit ko pa ibibigay sa iba? Ako na lang! Tama nga yun, di ba? She's aiming naman talaga. Gusto niya talaga umupo. It's my dream. Ayun. Di ba? Ako na lang. Please, ako na lang. let's pray for that one as father. You deserve a chair, actually, because you're just sure yung mga binibigay mo ng mga blessings sa mga tao. Lalo na that is the perfect. Yes, that is the perfect definition of leadership. Nakikita mo naman sa barangay ko sa visually maraming mga projects because sa pagiging strong woman ni Cap. Kasi pag hindi yun gabay, walang gabay ng gano'n ni Cap, talagang matutulog ang mga project na yun. Correct. And of course, mahirap maging isang leader. Correct. Kasi kailangan mong pagtuunan ng pansin eh. Kailangan mong pag-aksayan ng panahon. Diba? Hindi basta-basta yung nasasayang sa'yo. Kaya lang, kailangan mong i-push ng i-push yun. Kasi pag hindi ka kumilos, pag wala kang ginawa, nothing happened, diba? Para sa ano yan eh. Hindi yan para sa sarili ko eh. Para sa lahat. Para sa lahat. Diba? Sino ba naman makikinabang dyan, kundi yung mga pamilya ko, yung mga kasamahan ko, lahat ng constituents na andyan. Correct. Syempre naman, hindi lang naman kasi ako nag-iisa. Of course, mga kasamahan ko din naman na lahat ng barangay officials, kasi nagkakaisa kami. Ayun. Hindi kami, wala kaming bangayan na kung ano yung sinabi ko, pinag-uusapan namin lahat. Yun, ano kasi kami, yung ganyan. Work talaga, yes. Hand by hand talaga. Oh. Makikita mo talaga yung leadership in action. Nandun yung camaraderie, yes. Talaga. A piece of advice na lamang po sa lahat po ng tao dito sa Manay. Piece of advice na lang po na para magkaroon tayo ng unity, peace, yun ka. Ano yung mga piece of advice mo sa lahat ng tao? And of course, sa lahat ng mga kasamahan mo din. Well, sa atin kasi, tayo-tayo lang naman kasi ang andito eh. To all of the Manayans people, tayo na lang siguro magkaisa. At tayo na lang siguro magkaintindihan, magtulungan para sa ikakaunlad ng ating bayan. Ayun. Huwag na lang siguro tayong magbangayan kasi lahat naman kasi na pag-uusapan eh. So, kaya nga, di ba, February na tayo. Let's love each other. Ayun! Let's love each other talaga. Ang ganda dun sa pasok kayo. Let's love each other. So, actually, Cam, sa lahat po talaga. And, kayo ba yung may mga date na? Binalik sa atin. Ano to? Pag-prepare na tayo, di ba? Ako, sabi ko nga sa vlog ko kanina, still I'm searching for the right person to come. Anyway. And waiting, because you are waiting someone to come back. Hindi ko nababalik, kasi meron na siya. Ikaw, meron ka? Meron ako. Katanungin mo siya ka? Well, buti pa kayo meron eh. Pero, huwag tayong mag-search. Hayaan natin silang mag-search sa atin. So, at least I'm speaking of searching, so ito talaga. Let's be confident naman. Kasi, alam mo, darating yung time para dyan eh. May ilalaan si Lord para sa atin. Alam mo yung para sa atin talaga na magiging happy tayo. Ayun forever. Na yun, so, diba? So, patience is a virtue talaga. Correct. Yes. So, ang yung Panginoon na talaga yung gagawa sa atin, perfect, yes. Yun. Perfect talaga. Huwag natin talagang, sorry, Kisa. Anong favorite love song? Love song mo po. O, alam ko yan. When I look at you. Yun! Ano yung chorus ng prayer? When I look at you. English kasi yun. Hi! Sayang. Anyway, I'm going to sing next time. Yes, okay. Sige, pagbibigyan natin kasi yan. Kasi parang course, ano ngayon eh. Sa vlog natin. Yeah. Next, ano yung title? When I look at you. Do you have someone to look at? Well, hindi naman, yun kagaya ng sinabi ko kanina, huwag tayo mag-search. Hayaan natin silang mag-search sa atin. Ayun. Hayaan natin. Ideal man. But,
Ideal man. Oh my God! Ideal man. Gustong-gusto ko yung mga ano, yung mga 40s, 50s. Ayun. Ala Richard Gomez, mga ganyan. See, may tanong ako dito. May tanong ako si Richard Gomez dyan. Ito, fast talk muna tayo kay Kat. Okay, ito maganda to, Kat. Fast talk, pabilisan lang po to. Bitter or sweet? Sweet, of course. Coffee or milk? Coffee. Water or liquor? Water. Hollywood star or local star? Local star. Rain or shine? Shine. Bakit? Shine. Ito, kay alam ko meron si Kap nito. Two wheels or four wheels? Four wheels. Bakit? Kasi... Safe ka doon? Safe ako eh. Ay! Ito ang mas intrigue talaga. Lights off, lights on? Well, lights off. Ay! Bakit? Kasi... kahit madilim, kitang-kita na ako. Ay! Grabe naman to. Ito, ito ka. Ito ka. Crush na artistang lalaki. Local. Local. Apo. Sa Pilipinas po. Richard Gomez. Bakit? Ang gwapo niya eh. Diba? Kahit ikaw ano? Oo. Richard. Diba? Richard ang gwapo niya. Tapos, alam mo yung looks niya kasi, tsaka yun sa mga edad, yun yung mga tipo ko eh. Ito ka. With makeup, without makeup? Without. Ayan! Without kasi makeup. kita rin. Ito, hotdog or sausage? Pwede bang dalawa? Ay! Pwede, why not? Masarap kasi, dapat naman maganda, sarap talaga. Orange or lemon? Orange. Ito, nasagot mo na kanina, di ba? Ideal man. Yan ideal man, yun. Gusto ko yung mga matured kasi feeling ko, binibaby ako eh. Ayan! Tapos feeling ko mas lalo, yung naiintindihan ako. Diba? Ang ganyan fast dog dun sa yes. Sobra. Then, God's granted sa pangwalong upuan. Saan tayo sa May 14? Well, May 14 is my birthday. Let's celebrate. Let's pray for that. In God's will, why not, diba? Wala naman talaga yung prayer of course. Yes, makakaasa ka. Makakaasa po kayo sa anong pangalan. Well, antayin natin yung tamang panahon para sa mga bagay na yan. Kasi lahat-lahat, si Lord lang may alam niyan eh. So, no one can, alam mo yung makakapag-predict. Antayin natin yung ano yung ibibigay sa atin ng Diyos. Si Daisy Donato. Bakit si Daisy Donato? Well, Daisy Donato, I am a strong woman. Ayun. Lumalaban ako sa hamon ng buhay. And ginagawa ko lahat ng makakaya ko. And lagi kong iniisip, na ano ba si Daisy dati? Kung ano ako meron ako ngayon, iniisip ko yung ano kami dati. Kaya andito ako ngayon. Maraming salamat po. Of course, aming pinakamagandang guest po, si Kap Daisy. Thank you so much. Thank you so much sa inyong dalawa. At saka it's sobrang saya po kasi isa ako na... Alam mo kasi kahapon na panood ko lang 'to eh. Hindi ko akalain na isa ako na magiging biktima din Pero I'm so very happy kasi kahit papaano naman na ipalabas ko din yung ano mo yung feelings ko at na least napalabas yung at least nakita. Nasabi ko sa inyo kasi hindi naman tayo nagkakaroon ng panahon na yung magkasama okay. Na pag-uusapan yung mga ganitong bagay. Well, February naman kasi tayo ngayon. So let's celebrate. Let's love each other. Thank you so much. Sa oras na binigay niyo po sa amin at pag-unlock sa ng aming invitation. Malaking karangalan na po na maimbitahan at ma-interview po kayo kasi it's a big privilege for us nang nag-share si Kap ng experiences niya. It's a maraming tayong learnings today. So Kap, well, sa lahat ng mga viewers ng Jazz Company, lagi po nating antabayanan and mag-subscribe na po kayong lahat.